Yon. At nandito na naman nga tayo sa video reaction. At syempre, maraming salamat lagi sa pagsuporta. Mga pare koy, maraming salamat sa mga good comment na nababasa ko lagi. Syempre, malaking bagay sa akin yun na nagugustuhan nyo yung ginagawa ko. Kaya maraming salamat. Dadamihan pa natin yung mga ganitong content, syempre, at yon, kung di ka pa naka-subscribe, syempre, subscribe ka sa YouTube channel ko para updated ka sa mga ilalabas ko, di ba? At yon, video reaction tayo ulit. Ito, old video na ulit to, laban ni Sinyo tsaka ni Flick G. Ito, isa to sa mga gustong-gusto kong battle din na napanood ko noon. At syempre, marami kasi nagsasabi na parang controversial din daw tong battle na to kasi parehas daw silang magaling. Kaya tara, himayin natin. At yon, mga pare koy, hindi na natin papatagalin. Umpisaan na natin. Yeah! Ito ng coin toss. Pinili niya mauna. Flick G. Unang 2 minuto. Flick G, pakinggan natin. Oh. Sinyo, kamusta? Konting gym na lang. Hindi, kay Badang yun. Sinyo, kamusta? Konting diet na lang, patay ka na. Intro lagi ni Kef Flick yun, yung Badang, kamusta? Sinyo, kamusta? Ang ina. Doon pa lang, signature na ni Kef Flick agad yun. Gustong, alam yun, gustong-gusto ko yung boses ni Kuya Flick. Kasi buong-buo talagang pang-radyo. Alam mo yung Ray Langit yung ano, Ray Langit type shit. Intro pa lang, no? Konting diet na lang, patay ka na. Pero seryoso, nung lasi sa buhay, tinawag mo kong Panginoon. Pero don't judge me, hindi ko inaangkin yung titulong yun. Pero sige, pagbibigyan kita kung ano ang trip mo. Kung ako nga ang Panginoon, pues, kaya ko palang magtanggal ng sin nyo. Ng sin nyo, kaya ko magtanggal ng kasalanan. Kaya ko magtanggal ng sinyo. At nung battle mo nung Ahon 5, may isang bagay sa akin na tumatak. Bakit nagmukhang Thanksgiving Day yung laban nyo ni Sak? Alam ko na! Thanksgiving Day, no? Kasi parang yung round 3 yata ni Sak Maestro doon, ano? Parang hindi yata tirang direkta kay Sinyo. Parang nagpasalamat siya sa mga sumusuporta. Yun yata yung tinutukoy ni Kuya Flick dito. Sip-sip sa crowd para lalo maging paborito. Pwes gagawin ko uling Thanksgiving Day ngayon. Lilitsunin ko tong paborito. Thanksgiving. Yung kasi yung ginagawa, parang nagkakatay ng mga pabo. Pag Thanksgiving, lakas nun, paborito tsaka paborito. Sobrang payat mo, mukha kang tatay ni Aklas. Aminin mo na sa inyo, ikaw si Agnas. Ang ina mga one-liner eh, no? Sobrang payat mo, para kang tatay ni Aklas. Ikaw si Agnas. Ang lakas na nun, dati yung mga ganong one-liner, ang lakas na nun, pukin ang inang yan. Dalawang sunod. Bawat hakbang sobrang lampa, parang yung tuhod kakalas. Hinamon niya ako kasi naiinggit siya, ako nagmo-moonwalk palabas. Tang ina. Ito, wala, sobrang lampa. Nagsashadow boxing ka na nga lang, nabubugbog ka pa! Puta, binabalata ang katawan ni Sinyo rito ah. Puro ano to ah, parang puro payat jokes to ah. Sa payat mong yan, tatangayin ka ng hangin, honestly. Siguro galit ka sa electric pan na naka number 3. Putang ina.
Ang inang galing na, no? Galit ka sa electric man na naka-number 3, hindi ka pa yung tumutok kasi sobrang gaan mo. Ang ina mga jokes. Ang galing ng mga jokes dati ni Kuya Flick, putang ina, so nakaka-miss din talaga. Hindi na rin kasi nabattle si Kuya Flick eh. Isa to sa mga gustong gusto kong nagbibitaw ng jokes si Kuya Flick. Tangina, no? Sinyo, pabuksin nga ako nung ano, nung electric pan. Ma, number 1 lang. Number 3, wag! Baka lumabas ako. Tangina, parang ganun yung ano, no? Ganun yung senaryo. Your joke, parang basic math. Simple as 1, 2, 3. Ako bawat lines ko, may angle. Trigonometry. Walang calculator na makasolve, nagpapasyntax error to. Sasabog ang utak ng kahit sinong math professor, kahit subukin mo. Sobrang lakas, kahit supercomputer, napapa-blue screen ko. Ena, ito na yung ano. Ito na yung signature ni Kuya Flick. Yung parang technology shit, di ba? Si Kuya Flick ang nagpauso nun dati sa flip top. Yung mga ganong type shit na mga technology, mga scientist bars. Si Kuya Flick dati ang isa sa mga ano niyan. Nagpauso niyan ng mga ganyan. You're not scary as hell. Paano ka naging nakakatakot, pusi? Eh, mas nakakatakot pa sa'yo yung titi sa scary movie. Ako, sobrang wala akong takot. Yung takot ko umalis, nawala at di na nagbalik. Kaya kung nakita mo yung takot ko, pakisabi, uwi na siya, di na ako galit. At paano ka naging matalino, eh mindless ka? Isang tingting na nagpapaka-Brock Lesnar. Gusto nyo talaga na mind game? Sige, bigyan kita isa. Dudukutin ko yung baga mo mula sa likod mo at mababaliktad yung Hansel Cabo, si Sinyo, o backless na! Hansel Cabo, backless na. Kasi overrated, overconfident, kaya overkill ka sa akin. Bars over joke o joke over acting? Bars over acting, you know? Kasi pag ikaw bumabattle, umuulan ng wak na rebattal. Pag ako bumabattle, kalaban natatanggalan ng vital. Pag ikaw bumabattle, wala kang kwenta ka rival. Pag ako bumabattle, yung semis nagiging final. Putang ina mo. Lakas nun. Kasi yung nung laban yata ni Kuya Flick G tsaka ni Balakid semis yun. Pero putang ina, sobrang lakas nung laban na yun. Sobrang ganda nun. Yo, re-reviewin din natin yun. Parang semis yun, pero putang ina, parang naging finals yung palitan ng linya dun sa laban na yun. Balakid versus Flick G. Galing nun, gandang reference nun. Wala kang kwenta ka rival. Pag ako kalaban, yung semis nagiging final. Tinanggap ko yung hamon mo. Ang kapalit, para ka rin tumanggap ng bomba, TNT. Wait ah. Pero okay lang yan, mukha ka namang wall breaker sa COC. Tangi na kausuhan pa ng COC na ito dati. Ano? Yung kalansay. Galing nun. Mababaon ka sa limot, parang Egyptian sa Red Sea. Book of Exodus. Kasi yung jokes mo, mas kopong-kopong pa sa manuscript ng Codex Sinaiticus. O, alam mo yon? Hindi? O, puta, edi wiw. Yun, round 1 ni Kuya Flick. Ang ikli lang, no? May ikli lang yung round 1 ni Kuya Flick dito, ah. Pero sunod-sunod yung one-liner niya rito, ang lalakas. Pinuruhan niya si Sinyo sa katawan sa mga payat jokes. Lakas ng round 1 ni Kuya Flick dito. Yung mga one-liner niya, yung tatay ka ni Aklas, ikaw si Agnas.
yung sa COC, yung electric fan na naka number 3. Dami, ang dami ring jokes na tumatak dito. Round 1 ni Kuya Flick. Pahinga natin round 1 ni Sinyo. Kuya Sinyo, pahinga natin! Tanginang payat pa ni ano rito, ni Idol Sinyo. Pukinang-inang. Ito yung mga ano niya, ito yung mga... Pero sikat na si Sinyo rito. Ito yung mga ano niya. Mga... Hindi na siya rookie rito eh. Ito na yung pag ito na yung umpisa ng ano niya, umpisa ng talagang sobrang pagputok niya sa flip top. Ito na 'yon. Ito na, ito yung mga battle na 'yon. Sige. Tanggalin mo yung kasalanan ng tao. Pero malabo mong mapatay to. Immortal sin to. Butang inang rebat 'yan, no? Immortal sin. yun yung sinabi kanina ni Flick. Na kaya kong magtanggal ng sinyo. Kasi Diyos siya. Pukin ang inang rebat yun. Lakas din nun ah. Halimaw na daw sa mikropono itong si Idol. Wala namang sungay. Wala namang pakpak. Wala namang buntot. Ulol, yan ang napapala mo kakatira ng katol. Ano yan? Pakiramdam mo palagi? Beast mode ka? Baka bisaya mode, bisakol. Halimaw na daw to si Idol, pero ako ang bago niyong tagapagtanggol. Laban dito sa mga tukmol, call ni Pedro Penduko na naman. Di ko na kailangan pa ng sandata, agimat o anting-anting. Sapat na ang aking angking galing para pabagsakin. Itong pilingerong feeling magaling, dating datihan na walang dating. Mga naunang nag-uunahan pa rin na kaya ko to, kaya ko yan. Puro ganito, puro ganyan, mukhang puro, pero di malaman. Puro palaman, puro palamangan. Puro sumbat, puro kumbara, puro bilangan ng inambag nila. Pukin ang ina mo. Tang ina mga tugmaan yun, no? Galing ng mga ano na yun, sa puro. Putang ina, dun, nag-umpisa sa ano? Nag-umpisa sa yung galing. Mga naunang nag-uunahan pa rin. Puro kumpara. Putang ina. Ito ang classic na sinyo. Ito yung classic na sinyo na talagang naglalaro sa salita. Ito yun. Ito yung classic na sinyo na hindi lang siya jokes yung mga dala niya. Ito yung classic na sinyo na putang ina, ibang klase rin maglaro ng salita. Galing. Puro kumpara. Yung puro, dito na tayo sa puro. Ano? Puro-puro ba? Purong-puro, di ba? Eh kung puruhan na lang kaya kita, total pumupuro ka na, puro tang ina ka. Tang ina mo. Puro-puro ah. Oh, tang ina. Galing. Galing nun. Tang ina, ano yun? Intro pa lang ni Idol Sinyo. Tang ina, classic Sinyo, classic shit. Yun ang isa sa mga nakakamiss na ginagawa ni Idol Sinyo. Anong tetrahedral pentagonal ban? Dami mong paikot-ikot. Ba't di mo nalang diretsuhin kung ano ang iyong tinutumbok? Basta bumuka pang punchline yung linyang pampalabok kesa sa mismong linya na panuntok. Barok, puro ka lang salita. Pero wala kang isang salita. Kaya sa madaling salita, mahirap nang magsalita. Putang ina, ito na naman. Putang ina, naglaro sa... Ito yung literal na nilaro yung salita. Wala kang isang salita. Puro ka salita. Sa madaling salita, mahirap nang magsalita. Putang ina, nilaro yung salita. Di ba? Putang ina, galing. Kaya huwag ka nang magsalita. Rektahin mo na lang, Brad. Ako, pagdating sa laban, ayoko nang puro setup. Gusto ko sabak agad. Sa banatan, malayo ka sa realidad. Yan ang napapala mo kakanood ng Aldab. Siguro ito yung panahon na puta, alas ng Aldab. Puta, kahit ako, inang yan. Kahit sabi mong fan na fan ako ng Aldab nun, puta, ina yung pagtatagpo ni, yung part na magsasalita pa lang si Main. Kasi dati hindi pa nagsasalita si Main eh.
puro lang siya ano eh, dab smash lang siya eh. Pero putang ina nung inabangan ko magsalita. Uy, na ina mo, kakalood mo yun ng aldab. Kasi kumikiba daw siya ng panahon. Pakikipag-ispadahan pa sa kidlat. Yung mata ng pinya, sabay-sabay niyang pinakindat. Puta bigat! alam mo lang kukupali na yung linya mo eh, no? Yung tono pa lang eh. Puta bigat! Alam mo lang kukupali na yung linya mo, eto na, kukupali na. Heavy! Tas ng tama mo, pre! Tatalunin mo ko gamit mga linya mong imposible! Kasi, nagiging abo daw yung kwadernong masulatan niya. Eto na, puta ano na to. Bini-breakdown na. Yung mga linya ni Kevlik, bini-breakdown na ni Sinyo. Pinagpapawisan si Santanas pagkausap siya. At siya ang dahilan kung bakit nahati sa pito ang pandeya. Pero wag ka, ang matamaan kusang pumapanaw. Automatic, yan yung mga linya niyang educative. Eh, dapat... Educative. Ito yon yung sa isang video ko na in-upload ko sa Facebook. Kung ano yung mga wak na linya para sa iyo, tinanong ko si Keflick. Ito yung isa, tong educative. Palarik pangalan nito, hindi Flick. Flip. O magingay para kay Flip. Binago yung pangalan on the spot eh, no? Ano Flip? Corny pa mga jokes ko? Corny rin naman mga bars mo. Generic ba mga jokes ko? Generic din mga bars mo. Kung nonsense ang mga jokes ko, nonsense din mga bars mo. Di ba malalim ka? Sa babaw ng pinupunto ko, dapat na-gets mo na. Na kung matalino ka talaga, alam mong bobo ka. Tang ina, simpleng salita. Pero putang ina, nagagawa ng magandang meaning ni Sinyo. Alam mo yon, simpleng salita lang yun, matalino ka, pero dapat alam mong bobo ka. Tangin ang galing nun. Galing, round 1. Putang ina mo, pukpukan agad to ah. Di ba ganyan ka? Kung mag-isek, parang atomic fusion ng electron, neutron, proton sa gitna ng isang hydrogen bomb? Ano daw? Di wow? Eto ba ang gusto nyong sundan ng susunod na henerasyon na landas? Pwes di malayong ang mga susunod dito na tutong-tong ay puro nagunggong at mga ungas. Puro paastig lang sa bibig mo'y lumalabas. Sa sarili masyadong bilib, ayaw padaig nitong puro angas sa pagbigas. Pero malas mo, katapat mo, masambog, kaya atras. Simula mo na mag-creep walk, moonwalk, windwalk, hanggang sa mapa-walk out ka na lang palabas. Putang ina mo, sinabi rin ni Senyorito yun ah. Kasi nagmo-moonwalk daw palabas si Kuya Flick eh. Ayun, tangin na. Ang daming walk na na. Parang ano ah. Oh, tangin na. Galing. Round 1, puta pares magaling. Tangin na. Kuya Flick G, puro jokes. Tas si Senyorito, puro laro sa salita. Round 1. Pares magaling, para sa akin. Sige, para sa akin, tie muna. Tie muna sa akin tong round 1, tie. Pares magaling. Wala pa sinasabi, nakakatawa na eh, no? Mga tayuan pa lang eh. Kung yung mga haters mo sikat, judges, judges, pahinggan nyo to. Para kayo na agad yung ano eh. Judges, pahinggan nyo to ha. Eto maganda tong punto ko. Tamang may mali na sayo. Tira ka ng tira ng ibang MC, eh hindi naman sila yung kalaban mo. Para ano? Kunyari, matapang, pasikat moment, para ka nag-boxing sa boxing ring, tapos sinuntok mo yung audience. Ang gandang ano, limbawa nun ah. Boxing ring ka, no? Tapos sinapak mo yung audience na nanonood. Hindi ko gusto yung panonood mo.
Tinapak mo, no? Yan ba katapangan? Yung idol nyo, baklayan! Kasi kung tunay siyang lalaki, kahit kailan hindi ka titira ng taong walang kalaban-laban! Buti yung asawa mo, natitiis ka pa. Okay. Ganda nun. Pa. Kahit alam niya mahilig kang tumira ng iba. Ba't ka ba nandadamay? Damayan ba gusto mo? Sige, babalik ko sa'yo. Papatayin ko yung anak mo, tapos sa burol, makikiramay ako. Puki ng ina mo. Ano na to, ah? Ano na to? Dark na to. Puta, dinamay na yung anak. Ito na, ito na, ito na. Huwag mo kong hamunin sa inyo. Wala kang alam kung sino ako. I'm so evil, pumapatay ako ng clown para lang pagtawanan ko. Huwag mo kong hamunin sa inyo. Walang kaba sa dibdib to. I'm so evil, kaya kong gupitin yung buhok ni Enigma para lang isakal sa leeg mo. Butang ina mo. Kakalbuhin ka, Arik. Kakalbuhin ka. Tayo na, makikita yung mga kuto mong matataba. Sasakalin ka sa... Sasakalin lang si Sinyo, no? Buhok pa ni Arik yung gusto. Gago talaga si Keplik, eh. Mukha ni Arik dito. Wag, Plik. Putang ina. Hindi sa akin bagay kalbo. Sample! Ang sample. Lahat may dalaang gunting dyan, Kuya Plik, eh. Mamaya, mamaya. Huwag mo kong amunan sa inyo. I'm greater than Frieza, Cell, Majin Buu at Bobby D. I'm so evil, umu-order ako ng Big Mac sa Jollibee. Oh, di na gets. Puta, Eddie Wiu. Kasi sa ating dalawa, ako ang primera. Second gear ka lang, segunda. Ako, pag nag-second gear, goma-goma. Kahit nauna ka sa arangkada, iiwanan ka ng tersera. Palamunin ka lang ng magulang mo. Ako, pag nagrarap ako, may kwarta. Kahit anong galing mo, mag-practice ka at mag-rehearse. Puta, ano yun ah? Manual yun ah. Parang sasasakay na yun ah. Reference na lang sasakay yun ah. Tersera, kasi si Kuya Flick yata ikatlo. Ikatlo sa walong sumpa. First, pag sa gas ako ay kinta power shift sa may reverse at may reference, I want this to be classic. This round, kakarnihin kitang manual, pero mamamatay ka automatic! Putang ina mo, ganda nun. Kakarnihin kita manual, pero mamamatay ka automatic. Ang ina, ano yun ah? Sasakyan bars yun ah. Lakas, lakas nun. Kasi kamatayan, ang pagbangga mo kay Flick G. Parang ikaw si Paul Walker, tapos ako yung Carrera GT. Marco Simoncelli, Valentino Rossi. Ako yung multiple organ dysfunction. At ikaw si Dolphy! Bibig ko, Armalite. Huwag kang pasiguro. Teka, ulitin ko. Bibig ko, Armalite. Huwag kang pasiguro. Baka nakakalimot ka. Reagan nang pumatay kay Taguro! Ganda nun. Reagan. Taguro. Ghost Fighter yun ah. Si Sinyo kasi, lagi niya sinasabi yun, siya yung Taguro ng flip top. Ano yun, utangin na. Classic din yun pag sinasabi ni Idol Sinyo yun dati kasi malaki daw katawan niya. Tapos napatapat siya kay Ray. Si Kuya Flick kasi Raymond. Raymond Rivera. Kaya Reagan. Tangin na. Galing nun. Galing nung linyang yun. Siyempre, magre-rebat yan. Para ang audience masabik. Kung siya daw si Taguro, ako ang pink na biek. Isa na namang wak na rebat. Andy G versus Sinyo. Paano mo nga naman papalitan si Delo kung yung rebat mo pang kanto? Kahit tanong mo kay Target, ang katotohanan tanggapin na kahit sang kasino ka maglaro, walang joker na naging king. Siyempre, magre-rebat yan. Malafruz na banatan. Na keso yung IQ ko daw, sense of humor niya pa lang. Ako'y may wisdom ng pantas, pilosopo, saserdote at babaylan, at yung buong sense of humor mo, common sense ko pa lang. Ayun, nagets mo? Nagets mo? Opo, tayo di, Will. Tay, paano? Tang ina, lakas ng round 2 ni Keflick.
Mas malakas yon kaysa sa round 1 niya. Lakas. Lakas ng round 2. Sunod-sunod yung mga ano ron. Sunod-sunod yung mga punchline ni Keflik doon. Yung Reagan, Taguro. Ano pang ibang ano to? Basta sunod-sunod yung punchline niya ron. Lalakas nun. Mas malakas tong round 2 niya. Kaysa doon sa round 1. Pahinga natin round 2 ni Sinyo. Bakit ko daw pinapatulan yung mga walang kalaban-laban? Tangina, kung di ko ginawa yon, hindi sana tayo magkalaban. Putang ina, oh. Ang angas talaga, eh, no? Hindi ko ginawa yun, hindi sana di tayo magkalaban. Tangina, parang sinasabi ni Sinyo, magpasalamat ka pa nga, ginawa ko yun, eh. Kasi, kung hindi, hindi mo ako harap ngayon, di ba? Oh, hindi na ako king. Puta, por favor. Nakatapat ngayon mo ngayon, hindi na king. Tawag sa akin, alaskador. Lagi mong pinangangalandakan sa iba na isa ka sa mga nauna. Pangina mo, Flick G, usap nga tayong dalawa. Paano mangyayari yon? Eh, di ba nga, ikatlo ka? Putang ina, ang ganda silip nun. Oh, si Keflik kasi ikatlo sa walong sumpa ng chakra, di ba? Sabi ko nga kanina. Tapos lagi niya daw sinasabi na nauna siya. Tapos ikatlo ka. Tangina, alam mo yun, napakasimple lang yung sinabi ni Sinyo, pero po kayo ng ilang galing. Ang galing nung silip. Nagagawa niya ng magandang linya. Paano mangyayari yun? Eh, di ba nga ikatlo ka? Kasi mahilig siya sa mga linyang ganito. Alam nyo ba yung karayim ng maestro? Alam nyo ba yung karayim ng asero? O sige, ako naman magtatanong sa inyo. Alam nyo ba kung anong karayim ng Flick G? Ano? Bobo! Diba walang connect? Pero ganun kasi mag-rhyme si Flick G, walang connect. Siya daw ang tunay na tatay ni Balakid. Siya si Hadlang. Ito na. Ano na to? Breakdown na naman ng mga line. Okay, Flick. Nirape niya yung nanay ni Balakid bago niya tuluyang pinaslang. So ang tanong ko na lang, si Balakid paano naisilang? Oo nga, no? Oo nga. Kung pinatay mo na agad yung babae, hindi na maisisilang yung bata. Tang ina, ganto sumilip si Sinyo dati ng mga angulo, no? Simple pero putang ina, pinapalala niya. Simple pero puta, nagmumukhang malala dahil dun sa mga logic, sa mga tanong, 'di ba? Katulad nung nauna ka, pero ikatlo ka. Ngayon, sabi mo ikaw si Adlang, yung tatay ni Balakid, pero pinatay mo yung nanay. Paano na ipanganak? Galing. Mangmang, hindi ikaw si Hadlang. Ikaw si Mangmang. Mangkanor. Siya si Mangmang. Mangmang, ano? Asawa ni Timang. Tinalo ka ng tinalo ko, tapos tatalunin pa kita anong pakiramdam ng pagiging talunan. Okay lang? Kasi nakabingwit ka naman ng veterano. Si Badang. Ito na naman, utang iya. Si Badang na naman, nadamay na naman. Na nag-freestyle lang? Pero kung nagkataon na naghanda siya doon, baka ikaw pa yung nabaon. Pero di ba nabaon ka kay Balakid, kay Wanti at Maestro? Kasi lumalabas ang yung pagkabobo pag may utak yung kaharap mo. Pero nakachamba to. Nanalo to kay Rudik, kay Daddy Jody at saka kay Asero. Kasi nananalo lang naman to pag yung kalaban. Gets nyo na siguro. may isa nagsalita, no? Bobo. Putang ina, bukod tangi siya na talaga. Ang may itsura niya na, no? Bobo. Putang ina. Alam, gets nyo na siguro. Ang simple lang talaga ng mga binibitaw ni Sinyo, pero ang lakas ng dating, putang ina.
Galing. Ako ay sugo ng langit upang ihatid ka sa impyerno. Mga pangarap mong pinangahawakan, malabo mo nang maabot to, pero huwag ka mag-alala, Flick, ikay nasa mabuting kamay. Pero ng isang masamang tao, pinakarespeto ang maibibigay ko sa'yo ngayong gabi ay bastusin ka ng husto. Oo, yung pangalang Flick G, tumatak na sa eksena. Hindi na mabubura. Kasi mapabatel o kanta, yung pangalan mong Flick G, lagi mong binabanggit tapos magtatanong ka kung sinong rapper ang hindi ka kilala. Sige nga, subukan natin kung wala talaga. Knock, knock! Who's there? Flick G! Flick G who? Kita mo na, huyo ka! Oo, oh, tangina. Galing! Tangina, huh? Flick G, huh? Oo nga, ano? Yun talaga isasagot ng tao, puta, knock-knock. Sa knock-knock, no? Galing! Sasabihin mo, hindi ka kilala. Tapos, putang ina. Galing nun, galing. O, pakihuyo ka. Kuwang-kuwa ni Sinyo yung crowd dito, putang ina. Galing nila parehas dito. Ang sakit sa ulo na ito. Round 2. Round 2 nila parehas. Parehas magaling, parehas malakas. Round 2. Tay. Para sa akin, tay pa rin sa round 2. Parehas. Putang ina, parehas magaling. Kaya pala sinasabi nilang controversial tong battle na to. Okay na ina, parehas magaling. Sinyo! 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 Classic. Ito yung mga classic na battle. Benta. May tatanong ako. Ba't ganyan kakapayat? Siguro yung pinanggalingan mong gym, lugi na. 50 kayong member, tapos yung barbell, iisa. Tangina, mag-gym ka pa ba nun? No? Tangina, paano pag pang 49 ka? Tangina, di anong oras na yun, no? Pre! Tangina, pre, alas 8 na, pre. Magsasara na, hindi pa ako nakakaisang set. Tangina, isa na lang yung barbell, no? Hindi pa nagsasara. Tangina, lumalaban pa talaga. Galing eh, po, inang-inang yan eh. Hindi mo basta-basta may isip agad eh. Maraming mga payat jokes, pero putang ina, ang gaganda ng mga binibitaw ni Keflick dito, sobra. Sobrang gaan mo, kaya mong sumabit sa sapot ng gagamba. Putang ina. Gago. Gago si Keflick dito. Medyo putang ina mo rin eh, ha? Pag nagtagutom sa Pinas, mamamatay na lang kayo eh, ha? Pero, seryoso, payo, sinyo, mag-ingat-ingat ka naman. Alam mo si Jam ng Jamich, bago namatay, ganyan yung katawan. Putang ina, salbay. Rest in peace. Hey, Jam. Putang ina, ganyan yung katawan eh, no? Wala, payat bars, putan, lalakas. Lakas ng mga jokes ni ano rito. Payat jokes ni Keflick. Galing. Sunod-sunod. Pinalalaman ka pang pamodel-model ng bench, halatang mapanlin lang. Alam mo, bogey ka sana eh. Kaso pangit ka lang tignan. Mabait akong kalaban sa inyo. Huwag kang mag-alala. Sa payat mong yan, palalamunin kita. Hayaan mo kong mag-abala. Putang ina nun ha, sino kaya yun? Putang ina nun, mag-comment ka nga dito kung sino yung didistract mo ng bote. Putang ina, hayaan mo kong mag-abala. Bubusugin kita, sinyo, and I think you are starving. Hayaan mong subuan kita ng bola-bola, yung Spalding. eto na, naalala ko na to. Putang ina, mga to, pagkain reference na to. With matching tinolang lamok,
pansit karton, tokwat kahoy. Sige, kain ka lang. Nilagang bala, puto bugbog, lechon kawali, yung may hawakan. ito na, ayun. Puta, ina. Alam mo yung galing sa payat bars, ay jokes, tapos biglang papakainin, papatabain ka na, eto na yun. Puta, ina. Signature ni Kuya Flick to, mag-reference. Ito yung pinakamagaling, ito yung era ni Kuya Flick na nagre-reference siya ng mga, ang galing. Basta, yan nyo, i-review natin yung mga ibang battle. Ni Kuya Flick, galing niya sa lahat ng battle niya, may mga reference lagi siyang binibitawan na ang galing talaga. Ito, isa to sa mga gustong-gusto ko yung pagkain reference. Fried rice cooker. Lapu-lapu. Yung may itak. Ano, gusto mo pa? Tangina mo, pag kinain mo yun, busog ka na, patay ka pa. Eto, ayoko talaga ng mga real talk eh. Eto, real talk to. Alam niyo naman masakit sa damdamin ko, di ba? Nanaginip ako nung makalawa. Lahat daw ng babaero sa B-side namatay na. Ayun, dalawa na lang kaming natira. Ang pinagtataka ko, bakit hindi siya namatay? Tapos may isa na namang panaginip na sumabay. Lahat daw ng lalaking may asawang pangit namatay na. Ayun, namatay siya. Pero, maiba tayo. Bawat punch ko asintado, bars ko accurate. Sobrang asintado, alam mo si Cardel yung nag-assassinate. Putang ina mo, lupit nun. Si Cardel yung nag-assassinate. Putang ina mo. Master of Rhyme! Master of Rhyme, kada tugma merong ma-eradicate. Sobrang galing, kaya kung i-rhyme yung appreciate sa frustrated homie, shit! Ang saya, di ba? Kumikitil, tumutusta, walang kahesi-hesitate, sunog tong Joker, bawat punch ko 100 million centigrade. Teka, teka, teka. Mas maganda to kung may beat, di ba? Parinigyan ako ng beat yun. Yo! Tagurong palpakto, malaki daw katawan niya at umi-eight pakto. Wala kong pake sa abs mo kung umi-eight pakto. I am a big notorious, patay sa akin yung pak mo. Simulang tumakbo pag pinagsasapak ko. Pastilang kayawa, ihudi puta pakyo. Walang kwentang Joker sa barahang hawak ko. Paglapag game over, royal flash lakto. Ano pakiramdam, Mr. Crowd favorite? Na yung crowd, ginamit ko sa'yo. Pero in a creative way, naging beat ko sila para yung rap maihatid ko sa'yo. Take note, beat, rap. Sa pagiging rapper mo, yan ang talentong wala sa'yo. So ako nagagamit ng kahinaan mo, partida na yon para isampal ko sa'yo. Beat at magingal! Ano, nagets mo? Nagets niya? Alam niya na? Puta, edi will! Lakas. Lakas ng round 3 ni Kuya Flick. Lakas. Magmula dun sa payat jokes, pagkain reference, yung ano, parang ang nag-assassinate si Cardel. Lakas nun. Yung, ayun, yung nag-ano nga siya, nag-rap siya gamit yung palakpak ng mga crowd kasi si Sinyo daw crowd favorite, bali ayun yung ginamit niya. Ginamit ko yung crowd para talunin ka. Lakas nun. Lakas nung round 3 ni Kuya Flick. Parang para sa akin, itong pinakamalakas itong round 3. Pakinggan natin si Idol Sinyo. Sinyo, uno ko na siguro. Pangit na wasawa ko! Oh, come on! Palibasa yung tsota mo, kamukha nung bida sa Frozen. Si, sa Frozen Throne. Hindi mo ba amoy? Ang baho na ng binubuga mo. Masangsang. Hindi mo ba nakikita? Subukan mo silang tignan. Hindi na masikmura ng panlasa ng masa mga linya mo na matabang. Na laging sila ang pinakamagaling. Magmagaling, yan ang laging maririnig. Ang sakit na sa pandinig, pwede bang manahimik ka na lang? Kasi hindi ko alam kung manhid ka ba o sadyang wala kang pakiramdam. Yung mga linya mong nonsense, hindi na yan uso, wala ka bang pakiramdam? Hindi ka nakiramdam. Pang-amoy, nakikita, pandinig, talagang nonsense, hindi nakiramdam.
Kasi utak mo pang nasa. Ah, hindi masyadong malakas, hindi masyadong lumanding ng maayos yung punchline na yun, ah. Tapos parang medyo mahaba yung setup ni Idol Senior rito para doon sa nonsense. Hindi nakiramdam. Tuloy natin. Nasa kalawakan. Out of this world pinagsasabi mo. Kaya laging OP sa'yo ang tao. Kaya awkward, hindi bilong ang yung stilo. Hindi ko malaman kung mongoloid ka ba o gago. Buti pa si Aklas, may intindihan mo. Weirdo. Kasi kung merong MC na malawak ang utak o rapper na malalim, si Flick G malayo. Malayo ka, Flick. Malayo. Pag tumingin ka ng angle, malabo. Pinuwing mo yung mata ng bagyo. Pinakurap mo yung mata ng Illuminati. Ang ina ka. Ano ba tinitira mo? Tapos ngayon magtataka ka pa? Ako? Pag nag-comedy, malabong ma-OP. Parang si Andrew E. Laging in the place to be. Kaya sinyo ba ang pinakamain? Parang masyadong mahaba yung ano ni Idol Senior rito. Wala pang na-landing na punchline na malakas. Dito. Ito, maghahagi siya ng damit. Dito ako na kayo, ah, parang reference niya Andrew E. Tapos ganyan, kaya siya sino pinakamaingay. Parang yun yung ano niya rito. Parang kasi siya si Andrew E. Flip top, magingay! Kasi ngayong gabi si Flick G mamamatay! Hindi to death threat, ililibing kita ng buhay! Kaya bye-bye! Kasi siguradong 5-0 na to. At ganito ang dating ng judging. Ah, binigay ko yung 3 rounds para kay Sinyo kasi puta solid, ang galing. Si Flick G malupit din, kaso hindi ko mabigyan ng props eh. Kasi yung props para kay Twing. Ano, Flick G? 5-0 na to, sigurado. Magiging 4-1 lang naman yung boto. Kung isa si Shea sa hurado. Dito pala, nag-umpisa yun. Yung shit nila ni Shea. Okay, dito pala nag-umpisa yun, no? Pero sa kabuuan, wala pang malakas na punchline dito si Idol Sinyo sa round 3. Tuloy natin. Fuck you, Peter Ocampo! Ayun, yung round 3. Malakas yung round 2 ni Sinyo. Pinakamalakas niyang round 2. Tie sa round 1, tsaka sa round 2. Sa round 3, kita naman natin, masyadong mahaba yung mga setup ni Idol Senior rito. Tapos, kumpara kay Kuya Flick na intro pa lang, ang dami ng punchline ni Kuya Flick. Tuloy-tuloy hanggang matapos. May marami siyang binitawang malalakas. Dito, halos walang punchline si Idol Senior rito. Naglaro lang ulit siya sa salita. Yun, bali para sa akin, 1 and 2 tabla. Si Kuya Flick sa round 3, para sa akin, Flick G, itong ano na to. Itong battle na to para sa akin. Pakinggan natin kung anong score. Pakinggan para sa laban yun! Galing. Flip top, uno versus Siglo 3. Shoutouts kay Machias. Ang laban, Sinyo versus Flick. Kuya Machias, shoutout nga pala kay Kuya Machias natin. Nasa ospital pa ata si Kuya Machias dahil nasaksak ata siya. Yun yata yung nangyari sa kanya. Pagaling ka, Kuya Machias. Pagaling ka. Marami pa tayong pagsasamahan ng mga event. Pagaling ka. Shoutout kay Machias. Flick G, maging ayos pa pesos para sa kanila pareho. Grabe yung laban na yun. Ang boto, 3-2 para kay Flick G. Utang ina, dikit yun ah. 3-2 para kay Kuya Flick. Yun, hindi papakinggan yung judging. Para sa akin, Kuya Flick yun. 1 and 2, tabla, round 3 kay Kuya Flick. Yun, marami salamat. Hanggang dito na lang, mga pare ko. Isa susunod ulit. Mag-comment lang kayo ng mga gusto nyong i-review natin para pag may pagkakataon, i-review natin. Yun, muli ako si Jonas. At hanggang dito na lang. Peace out.